Matinding na puruhan ang Catanduanes na unang hinagupit ng super bagyong Pepito nitong weekend. Sa ibang lugar naman sa Bicol, umabot pa ang tubig mula sa dagat sa mga kabahayan. Magbabalita si Gio Robles. Sintaas ng dalawang palapag na gusali ang mga alon na humampa sa Vera Catanduanes Sabado ng umaga. Umapaw ang tubig sa kalsada at mistulang lalamunin ng napadaang truck ng bumbero. Ito rin ang eksena sa barangay Matalibong sa bayan ng Tiwi sa Albay. Ang lalaking ito na sakay ng motor muntik pang matangay. Pero sa lakas ng agos, parang laruan na inanod ang bangkang ito. Napatakbo rin ang ilang residente sa gulat nang umapaw ang tubig mula sa dagat. Paglilinaw ni Tiwi Mayor Jaime Villanueva. Hindi po yun storm surge, yun po ay cause ng high tide na nasabayan lang ng malakas na hangin. Agad namang isinailalim sa storm signal number 5 ang Catanduanes, alas 9:40 ng gabi nang maglandfall ang mata ni Pepito sa bayan ng Panganiban. Hindi rin nakaligtas ang iba pang bahagi ng Bicol. Kinaumagahan ng Linggo, kita sa Panganiban ang mga nawasak na tahanan. Halos wala ring natira sa mga bahay na ito mula sa ilang coastal barangay sa bayan ng Karamuran. Ang covered court na ito, naubos din halos sa mga yero matapos liparin ng hangin. Walang kuryente at bagsak ang linya ng komunikasyon sa malaking bahagi ng Catanduanes. Ayon sa provincial government, patuloy ang assessment sa pinsala ng super typhoon. Hapon ng Linggo naman ang maramdaman ng bagyong Pepito sa Baler, Aurora. Halos mag-zero visibility dahil sa lakas ng ulan. Alas 3:20 ng hapon nang mag-landfall sa ikalawang pagkakataon ng bagyo sa Dipakulaw, Aurora. May naranasan ding storm surge sa ilang lugar. Nang humupa ang masamang panahon kinagabihan, mga nagbagsakang puno at poste at nalipad na bubong ang makikita sa daan sa Baler. Aabot sa 13,000 na pamilya ang inilikas. Aabutin pa raw ng 3 araw bago maibalik ang supply ng kuryente. Halos 900 residente rin ang inilikas sa Quezon dahil sa bagyong Pepito, gaya ng ilang nakatira sa tabi ng Agos River. Ang kinatatakot po namin doon, baka po bilang bumuhos yung tubig, ay anod po kami lahat. Sa pantalan ng humalig, malalakas na alon ang naramdaman nitong Linggo, maging sa baybayin ng Pulilio. Mga pananim na maisan at sibuyas naman ang inaalala ng mga magsasaka sa Karanglan, Nueva Ecija. Malaki po puhunan. Yung aking puhunan po, inutang ko lang. Tapos mababagyo pa. Sa buong probinsya, mahigit 4,000 ang inilikas, gaya ni Marjolina taga San Jose na Kabuanan pa naman. Inaas na po namin yung mga gamit ng baby para po hindi maabutan. Sarado ang maraming establishmento nitong Linggo sa San Jose. Pahirapan din ang evacuation dahil nag-brownout pa. Kahit hindi direktang dinaanan ng bagyo, daan-daang pamilya rin ang inilikas sa high-risk area sa Maynila o yung mga nakatira malapit sa baybayin. Pahirapan nga lang ang maayos na palikuran sa Delpan Evacuation Center. Mahirap kasi ang tubig, tapos baba pa kami sa baba, magsi-CR, kailangan talaga ng tiis-tiis lang talaga dito. Mayroon ding mga nanatili sa Corazon Aquino High School na mga lumikas mula sa Baseco Compound. Siniguro naman ng Manila LGU ang pagbibigay ng tulong sa mga lumikas na residente. Para sa 1PH, Gio Robles, News 5.